Traffic na nga dahil holiday season na may mas tumatraffic pa sa mga pasaway sa kalsada. Dagdag problema rin ang mga commuter ang kinakasang tigil pasada. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Pwedeng babaan. Wala po tayong magagawa dyan. Panay ang pakiusap ng motoristang ito matapos harangin ng MMDA officer. Ang rider kasi dumaan sa EDSA bus lane. Paliwanag niya, unang beses lang siyang nadaan sa EDSA dahil taga Lucena, Quezon pa siya. Pero di siya pinagbigyan. Ang motorista naman ito, nagdadahilan pa. Sa bilaw lang sir, di naman ang alam ko, 5,000 minutan yan eh. Hindi ako lalabas dyan. Pero nang ipakita ng MMDA ang pruweba na nasa bus lane siya, di na siya kumibo. Okay na. Maging ang tauhan ng Philippine Coast Guard na papasok para sa trabaho at isang pulis, walang takas sa mata ng MMDA. 5,000 ang multa para sa first offense, 10,000 para sa second offense at isang buwang suspensyon ng driver's license at sasailalim sa road safety seminar. Para sa ikatlong offense, 20,000 pesos na multa at isang taong suspensyon ng driver's license. 30,000 pesos naman para sa pang-apat na paglabag at maaaring revocation o pagpapawalang bisa ng driver's license. Kasabay ng pagbabantay sa EDSA busway, nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa mga itinalagang mabuhay lanes sa Metro Manila. Ito yung mga kalsadang itinalaga bilang alternatibong ruta kapag usad pagong ng trapiko sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA. Sa Camyas Road sa Quezon City, sinita at pinagmulta ang mga may-ari ng mga sasakyang ginawang parking lot ang mga bangketa. Inatak naman ang van at SUV na ito. 1,000 piso ang multa ng mga attended vehicle, habang 2,000 piso naman sa mga unattended vehicle at diretso sa impounding area sa Tumana, Marikina. Sa gitna ng mga hakbang para matiyak ang tuloy-tuloy na biyahe ng mga motorista at commuter, nag-anunsyo naman ng panibagong tigil pasada ang grupong piston mula December 14 hanggang 15. Bilang pagtutol pa rin yan sa December 31 deadline ng PUV consolidation sa ilalim ng modernization program ng gobyerno. Apektado raw niyan ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Pero babala ng piston ay pwedeng lumawig sa panahon na hindi harapin ng gobyerno o ng DOTR ang panawagan na pagbasura sa 2017-011 at yung pagtanggal ng deadline ng December 31 ng 2023. Gate pa ng grupo, di sila tutol sa programa, pero wag lang sanang tanggarin ang mga traditional jeep. Di dapat ipasa ang burden ng pag-unlad sa mga driver at maliliit na operator natin na nangyayari ngayon sa bogus na PUV modernization program. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng DOTR at ng LTFRB sa panibagong banta ng tigil pasada. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.